Magandang araw! Ako si Sir Antu. Muli ninyo akong makakasama sa isa na namang episode ng ating Journo 101 series. Pero bago ang lahat, huwag kalilimutang mag-subscribe sa aking official YouTube channel at i-click ang notification bell upang mapanood ang susunod pang mga episode ng ating Journo serye. Matapos malaman ang iba't ibang elemento at mahalagang katangian ng isang balita o news, tatalakayin naman sa episode na ito ang iba't ibang hakbang at ilang tips sa pagsulat ng balita. Kailangang isaalang-alang ang mga kwento o kaganapang napapanahon at karapat-dapat sa balita. Layunin ng pagsulat ng balita na magbigay ng isang ulat na napapanahon, kawili-wili at makabuluhan. Alalahanin ang iyong layunin sa pagsulat ng balita o kwento. Ano ba ang nais at kailangang malaman ng mga mambabasa o readers sa balitang susulatin? At paano mo ito isasalaysay upang maagaw mo ang kanilang atensyon? Alamin at tukuyin ang mapagkukunan ng wastong impormasyon tungkol sa paksa o kaganapan. Upang magkaroon ng tamang pangunawa sa sitwasyon, kailangang magsagawa ng pananaliksik bago kapanayamin ang mga taong may kaugnayan sa kaganapan. Ihanda ang listahan ng mga itatanong. Pag-isipang mabuti. Ano ang kwento ng balita? Ano ang focus ng kwento? Siguruhin ang tamang focus ng kwento o balita bago magsimulang magsulat. Maghanda ng balangkas o plano ng iyong kwento o balita. Isulat ang unang draft ng iyong artikulo. Balikan ang unang draft ng iyong artikulo. Basahin mabuti upang alamin ang kawastuhan ng mga detalye. Kapag tiyak ka sa kawastuhan ng mga balita at maayos na pagkakasulat, ihanda na ang pinal na kopya ng iyong balita o news upang ipasa sa iyong news editor o patnugot ng balita. At iyan ang ilang tips sa pagsulat ng balita o news. Abangan ang susunod na episode ng ating news writing serye. Huwag kalilimutang mag-like kung nagustuhan ninyo ang episode na ito. Maaari rin kayong mag-iwan ng inyong komento at suhestyon sa ating comment box. Muli, ako si Sir Antu na nagsasabing higit sa kompetisyon, pandayin ang kasanayan sa pagsulat ang aking misyon.